Magandang araw sa inyo mga katalpak. Welcome back to our channel. So our featured NFT game for today is all about Horses and Wolves. Isa siya guys sa mga racing-inspired NFT game na i-feature natin for today. Excuse me guys. So yun nga, I'm not a financial advisor or financial analyst. Andito lamang ako upang bigyan kayo ng NFT game review, preview, overview, gameplay, insight na kung saan na i-feature natin ang NFT game dito sa aking channel. Do your own research pa rin. Kasi hard and money pa rin naman ang pinag-usapan natin, talpak at your own risk. Kung bago ako pa lang sa channel ko at ngayon mo pa lang ito napapanood, like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell button para like ang updated sa mga NFT game na i-feature ko din sa aking channel guys. So yun nga, Horses and Wolves guys is one of the racing-inspired NFT game na kung saan maglo-launch siya within this year. So tignan natin muna guys yung kanilang social media accounts. Ayan. And then, ito yung kanilang Twitter na kung saan updated nyo man yung kanilang Twitter guys. They already have the 12,000 followers sa ngayon as of the moment. Ayan. So, ngayon, meron silang event na kung saan meron silang pre-sale token HXW. Meron silang 500 tickets available para magkaroon sila ng giveaway. Ayan. So, ang kailangan nyo lamang gawin guys is sign up the form. Ayan. So, login lamang kayo either sa Facebook or Twitter account nyo. Ayan. And then, syempre, kailangan tapusin nyo itong task na to at kumplituhin nyo. Syempre, para mag-qualify kayo sa kanilang whitelisting. Grab the chance na makapag-sign up kayo sa kanilang, sa kanilang whitelisting na nilagay ko sa description box. Anytime, ngayon pa lang, if you're interested sa kanilang game, sign up ka na. Okay? Ngayon guys, log in tayo sa kanilang game. Ayan, sa beta game. So, ito guys yung kanilang beta game na ngayon. Kung saan, pwede nating matest yung kanilang NFT game na Horses and Wolves. Okay? So, ang first natin na pupuntahan guys is yung ating product shop or product market na tinatawag. So, meron tayong initial dito guys na actually, nasa 1,000 to eh. So nakabili tayo kanina ng small stable. Yan para at least ma-try natin kung paano mag-purchase. Ayan. And then syempre bukod sa small stable, meron tayong food water, ayan, big stable, stone na kung saan pwede nating ipang-protect sa mga wolves kung ia-attack yung ating mga horses, yung fence pe, syempre para hindi makalapit yung ating mga wolves sa kalaban. And then yung boxes na pwede tayong makakuha ng ating mga tools na pwede nating ipagamit sa ating mga horses. Ayan. So, kanina guys, nag-purchase tayo ng isang small stable. Ngayon, magpa-purchase tayo ng big stable. Ayan. And then yan, naka-purchase tayo ng isa. So, kung nakikita nyo guys, nag-shake yung ating inventory dito. So, ibig sabihin guys, na-purchase natin siya. Ayan. And then, bili rin tayo ng, for the meantime lang guys, buy lang tayo, for example, ng food water natin. Ayan. So, purchase lang natin sa purchase product natin siya. And then, one stone din. Just in case, para pag meron na tayong horses. Ayan. Sa ngayon, guys, hindi pa tayo pwedeng magkaroon ng horse. Mamaya, papakita ko kung bakit. So, sa inventory, guys, pag click natin tong kulay pink na to, dito natin makikita yung mga na-purchase natin. So, kung makikita nyo, meron tayong 100 na food water, meron tayong small stable, meron tayong big stable na isa, and then 20 na stone, then fence, and then yung ating box. So, pwede pa natin dagdagan kasi meron pa tayong extra. So, meron tayong, bili tayo ng isang fence, ayan. And then, meron pa tayo isang box, ayan. Bili tayo ng isang box, ayan. So, dito yan guys, makikita nga sa inventory ng ating mga items, ayan. Dito naman guys, sa ating sa farm 2.0 kasi guys, wala pa tayong available na farm sa ngayon. Kailangan nating tapusin itong 18 hours na cooldown para makapag-start tayo sa ating sa ating group, sa my current group natin, number 3. So, ano pwede nating magawa ngayon guys dito sa ating NFT game? Pwede tayong mag-PBE and then PVP and then tournament. Ayan.
So yun lang, yun sa pang-asa ngayon, yun yung available na pwede nating gawin. Okay? And then dito naman guys, sa ano, sa isang tab na to, dito tayo pwedeng makapag horse racing na tinatawag. So yun nga lang, hindi naman siya totally bad, pero ayun nga, bali mag-start pa yung horse racing by June 15. Ayan, June 15 pa siya pwede. So, aantay pa tayo ng mga sabihin natin 2 months pa to go para makapag-start tayo mag-racing. And then dito naman guys, sa isang tab natin, dito pa lang tayo pwede makapag-bet sa June 25. Ayan. So, added information guys sa ating NFT game na na-feature for today. Siyempre, meron tayong iba pang social media rito like Facebook, and then Discord, and then the Telegram na pwede natin silang i-follow. So make sure guys na i-follow nyo sila sa kanilang, if you're interested sa kanilang game, i-follow natin sila sa kanilang mga social media accounts para lagi tayong updated, lalo-lalo na sa mga announcements and giveaways. Ayan. And then dito naman guys, ayun nga. And then, eto guys yung mga example ng kanilang NFT skins na kung saan pwede natin magamit through in-game. Ayan. And then, eto naman guys, yung mga available na kung saan activity na nakapaloob mismo sa ating environment na horses and wolves. Yan. And dito naman guys, yung ating roadmap. So, they started guys last third quarter ng 2021. Project development, visual area development of the game, privacy policy, partnerships, syempre. Last quarter ng 2021, the website launch, white paper, ayan. Siyempre, tapos sila doon. So, ongoing na sila dito, guys, sa first quarter, airdrop, whitelist. So, gaya nga sabi ko sa inyo, guys, magkakaroon sila by tomorrow. Tapos na yung kanilang whitelisting, privilege, private sale, release of NFT heroes, release of NFT tracks. Ayan. So, upcoming pa lang this quarter ng 2021 to 2022, yan. And then, sa quarter ng 2022, ito yung dapat nating abangan. IDO, airdrop tokens, staking, pre-sale liquidity, pancake swap. So, pwede tayo makapag-trade through pancake swap, farm 1.0 on May, farm 2.0 on May then. Game release racing, beta, bets 4.0 sa June nga, gaya na nabanggit ko, and then yung tournament. And then, Doc, ito naman guys yung ating token na kung saan meron tayong available supply of 210 million tokens. And then ito naman yung kanilang distribution ng kanilang token guys from the game issue, game advisors, airdrops, staking, reserve funds, private sale, IDO. Ayan. And dito naman guys sa kanilang ano, sa kanilang board of directors and the team, syempre ito na yung magkakaiba sila ng nationality kung nakikita nyo, magkakaiba ng flag, di ba? And then there may mga LinkedIn naman sila rito na pwede nating i-check. And then dito guys yung ating mga partners na kung saan ito yung mga available partners sila so far na ano na nandito sa kanilang website. So wala pa tayong advisors na tinatawag or sinasabi natin yung mga ventures, wala sila rito. Ayan. Bali ito guys, meron din sila rito ang audit sa kanilang white paper na kung saan pwede nating masilip din syempre kung ano yung mga status na meron ngayon sa white paper nila, kung na-approve ba or hindi. Yan. So, mache-check natin, guys. So, antay lang natin. Medyo nag-loading lang siya. So, ito yung kanilang ano, token address. Ayan, available na rin. And then, check natin, guys, yung mga status ng kanilang ano, ng kanilang... So far, ito yung mga status nila. Compliance, error, everything is passed naman siya. So, napaka-reliable naman ng kanilang ano ng audit. Yeah. So, yun nga guys, ang na-picture natin for today na Horses and Wolves na I hope na nagustuhan nyo, na pwede rin siyang sa mobile. Do your own research pa rin guys kasi alam nyo naman, hard and money pa rin naman talaga pinag-usapan natin dito. And, syempre, ingat-ingat pa rin tayo, diba? So, at least na ilatag ko na sa inyo kung information na dapat kong may share. Ayan. So, gaya na sinasabi ko, hindi ko sinasabing tumalpak agad, hindi ko sinasabing pasukin nyo agad, huwag basta-basta ma-FOMO sa inyong nakita o nalaman. Laging tandaan na maging wise bago tumalpak hanggang sa muling video na aking i-upload. God bless and peace out.